Lagi't lagi, binabalandra ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang palabra de honor. If even if I lose my life, my honor, and even the presidency, gagawin ko yung pinangako. Isa na rito ang pangako niyang magje-jetski papuntang West Philippine Sea at itatayo ang bandila natin doon. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jetski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Hindi naman tanga ang mga Pinoy para hindi magets ang kahulugan nito. Hindi man siya physical na magjetski, ipinangako niyang itataguyod ang bandera at ang interes ng bayan. Ano ang presidente kung wala siyang isang salita? Ang pinaka nakakasuka ay ang nangyari nitong nakaraang linggo. Hinamon ni Digong ang dating maestrado ng Korte Suprema na si Antonio Carpio sa debate. Supreme Court Justice, pareho man tayo abogado. Gusto mo magdebate tayo. Tinanggap ang hamon. Tinagtagal, napilitan si Digong na umatras sa laban, bahag ang buntot. Kitang-kita natin kung saan hinulma ang presidenteng ito. Walang gulugod, walang dangal, puro kuda. Siya ang unang bumunot ng baril. Kaya wag nating palampasin ang panggagaslight o pagpapasa ng sisi ni Presidential Spokesman Harry Roque. Wala pong mabuting magiging resulta itong debating ito para sa sambayan ng Pilipino. Parang hindi naman po ata tabla, no, na ang Office of the President, na Presidente mismo, ay harap sa isang ordinaryong mambabatas. Parang hindi po patas. Sa Twitter, nagtrending ang hashtag Duterte Duwag. I just simply love Xi Jinping. Dala ba talaga ito ng paghanga? O ito'y pagsumpang maihahalin tulad sa isang boss ng sindikato na nangangako ng katapatan sa kanyang mafia lord? Ito'y sa kabila ng makasaysayang pagpanalo ng Hague ruling noong 2016. Isinabatas sa international na antas na bogus ang 9-dash line ng China sa South China Sea. Pero para kay Duterte, putang ina, papel lang yan. Itatapong ko yan sa waste basket. Sa darating na halalan, may pagkakataon na tayong bawiin ang ating dangal. Ang panawagan ng rapper ngayong halalan, We Decide, atin ang Pilipinas. Ang mensahe, bawat butante ay may botong makabuluhan. Gawin nating makabuluhan. Babawiin natin ang respeto sa buhay. Ang respeto sa karapatan ng kapwa-tao. Ang malasakit sa kapitbahay. Ang dignidad ng manggagawa. At ang kakayahan nating bigyan ng disenteng kinabukasan ang ating mga pamilya. Maniningil tayo bilang mga taxpayers. Iwaksin natin ang tribo-tribong kampihan para sa kabutihan nating lahat. At sa harap ng buong mundo, igigit natin ang soberanya ng Pilipinas. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Hashtag We Decide. Atin ang Pilipinas. We will own the elections. We will reclaim this country.